Hello guys! Andito na naman ako ngayon. Andito ako lagi para sa inyo, para mag-share ako sa inyo guys ng mga kaalaman tungkol sa spiritual. Yan guys, ang ibig kong sabihin tungkol sa spiritual. Ngayon guys, balang i-share ko ngayon sa inyo ay tungkol guys sa buntot ng pagi. Ha, buntot ng pagi. Kasi yun nga guys, may na-upload na ako dati pero medyo kulang siya guys. Sa kumbaga, ang i-share ko ngayon sa inyo ay kumpletong-kumpleto kung anong meron ang buntot pagi guys. Mahaba yan guys. Ayan. Mahaba siya guys. Yan. Napakahaba nito guys. Sigurado pagtamaan nito yung mga tao guys ay kumbaga as in grabe talaga guys. Yan guys. Napakahaba nito guys. Ha. Unang-una guys ha. Itong buntot ng pagi na ito guys ay maganda rin ito guys na kumbaga protection na lang sa loob ng bahay. Ha? Kumbaga pauna pa lang ito ha. Protection sa loob ng bahay. Ha? Halimbawa lang kasi di ba minsan may mga masasamang tao na bigla tayo papasukin. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi maraming mga ganyan na nababalitaan ako kahit na nung nandyan pa ako guys sa Maynila. Marami guys yung mga ganyan guys. Tapos may kapitbahay ako dati guys, pinasok siya. Tapos ngayon yung mga bata, mga teenager pa yung mga bata, inano pa, alam na natin kung ano yun. Tapos pinatay pa guys ha. Kaya kumbaga, dapat lagi tayo may protection. Ito guys, makakatulong ito guys sa atin na protection ha. Kahit na may ano yan guys, kahit may patalim ang mga tao na yan guys, paghampasin mo lang yan guys ng ganito. Napakasakit nito. Grabe guys, ang sakit nito guys pag nakahampas ng tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga maganda rin itong protection kaysa sa dyan sa mga patalim na yan, yung mga matatalim na bagay na kumbaga hawakan mo, hindi makakaabot sa ano mo guys. Yan guys ang ibig kong sabihin, hindi makakaabot, di ba? Samantala ito guys, pag ito hampasin mo lang yan ng ganyan, abot na abot dahil mahaba ito guys. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya bumili din ako guys ng ganito dahil syempre hindi naman natin hawak ang ano guys, kumbaga alam na natin yung buhay ng tao ngayon, yung panahon ngayon ay medyo delikado guys. Mas maganda yung may protection sa loob ng bahay, basta wag lang gagamitin sa kasamaan guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga protection lang yan guys ha. Kasi ako mahilig din ako guys sa mga protection na yan dahil guys ano pa, nung bata pa ako guys is talagang ano din ako guys, nagkakarate ako guys, ganyan guys yung mga bagay na yan na magaling ako kumarate guys nung bata pa ako guys ha. Yan guys, matindi ako sa karate, kahit lalaki guys na ano ko yan, kumbaga kaya kong anuhin yan guys. Yan guys, mahahaba na naman ang kwento. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ano na naman ang kapangyarihan o virtud kapag ikaw ay may buntot ng pagi sa loob ng bahay. Yan guys, ang i-share ko ngayon sa inyo ha. Ang ito guys, ang buntot ng pagi na ito guys, halimbawa lang meron kayo nito sa loob ng inyong mga bahay, ito guys ay nagtataboy ng mga masamang espiritu. Yan guys ang ibig kong sabihin, nagtataboy ito guys ng masamang espiritu sa loob ng bahay. Dahil ano ba yung mga bad spirit na yan guys ha? Ang mga bad spirit na yan, kailangan natin yan guys itaboy. Bakit kailangan itaboy? Dahil ang mga yan ay nagdadala sa atin ng kamalasan sa buhay, kamalasan sa financial, kamalasan sa pamilya. Kumbaga lagi away-away ang pamilya yan guys. Tapos ano pa guys, mga sakit ang mga dala-dala ng mga yan guys. Yung mga masasamang espiritu guys ha. Kasama na rin dyan guys yung mga maligno ha. Mga maligno, alam na natin yung maligno guys ha. Kapag mayroon ka nito sa loob ng bahay, kumbaga ito ay nagtataboy sa kanila. Ngayon guys, halimbawa mayroon kayo nito guys ha. Ilagay nyo yan sa likod ng pintuan ha. Kumbaga likod ng pintuan para hindi makakalapit ang mga yan sa loob ng ating bahay. Yan guys ha. Pwede rin pag marami kayong ganito guys, is i-ano nyo yan guys. Kumbaga halimbawa,
tatlo. Mayroon maglagay din kayo guys sa bintana nyo. Yan guys, sa bintana. Yung mga alam natin na pwede nilang daanan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ito ay napakaganda rin ito guys sa mga aswang na yan. Ha, aswang na yan ha. Ito ay kumbaga alam nyo yung mga aswang na yan ha. Takot yan guys sa mga buntot ng pagi. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako guys ha, ako naniniwala talaga ako sa aswang. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, naniniwala ako sa aswang dahil guys, lumaki ako sa isang lugar guys na kumbaga maraming aswang. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Ultimo kapitbahay namin guys ay aswang. Pero hindi naman lahat guys ng aswang ay masasama. May mga aswang naman na mababait. Ha, kasi yung kapitbahay namin mabait yung sa amin eh. Binibigyan pa kami ng pagkain guys, pero kumbaga wag na lang natin kainin guys ha. Hindi naman sa pag aano sa mga aswang guys ha. Kumbaga ano naman guys, yan guys kasi doon sa amin guys maraming mga pangyayari guys na halimbawa lang. Kasi may tita din ako guys na kumbaga nahawaan siya guys ha. Kasi may hilig siyang makiinuman guys ha. Makiinuman eh, yung lugar na yun guys, kumbaga ang bayan na yun sa amin ay talagang kumbaga marami talagang aswang. May hilig siya sa inuman hanggang sa yung laway-laway na yan guys, nagkakahawaan na. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero mababait naman sila guys. Ha, gusto lang tayo pamanahan ng kanilang kapangyarihan. Yan guys. Ha. Mabait naman sila guys, basta hindi sila pakikialaman. Pero pag pinakialaman na tayo, syempre, alam naman natin, di ba, ano na tayo. Kumbaga, gagalaw na tayo, kikilos na tayo yan guys, ang ibig kong sabihin ha. At ito guys, ay nagtataboy din ito guys, hindi lang masamang espiritu ha, kundi pati mga masamang elemento. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Lagi kong pinapaliwanag sa inyo kung ano yung mga masamang elemento na yan. Ha? Yung mga masamang elemento na yan, kung ano ang naibibigay ng masamang espiritu sa atin, ganun din guys ang naibibigay nila, sakit, kamalasan o kahit na ano pa. Yan guys ay sinasabi ng mga masamang elemento ha. At meron din naman guys mabubuti. Hindi naman lahat ng elemento guys ay masasama sila. At hindi naman lahat guys ng mga espiritu ay masasama sila. Meron din guys mababait guys. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kumbaga ako guys ay may mga alaga na elemento guys. Tapos mababait na espiritu, mababait na elemento. Tapos yan guys sila. Kumbaga sila guys ang tumutulong sa akin ha. Sila ang tumutulong sa akin, pinapakain ko sila kada hapon, nag-aalay ako sa kanila ng pagkain. Sila ay tumutulong sa akin para swertihin ako sa buhay. Yan guys, kumbaga gabay ko na sila. Kaya kumbaga malayo kami sa mga sakit. Ha, sa mga sakit, tapos sa mga disgrasya, yung mga bagay na ganyan guys. Ha, kumbaga protect tado kami. Yan guys ang ibig kong sabihin. Sila ay mababait ha, na elemento at espiritu na nagbibigay sa atin ng swerte sa buhay, proteksyon ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, kagaya din yan ng tao, 'di ba, na ang mga tao naman merong masasama ang ugali, meron namang mababait. Yan guys ha, yan. Hindi lahat ng elemento ay masama at lahat ng espiritu ay masama ha. Tandaan niyo yan ha. Dahil yung mababait na yan ay pwede natin maging gabayan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo dati na ano, kumbaga ilang beses na akong na-aksidente guys, pero bakit lagi akong nakatayo, ha? Tapos pag may sakit yung anak ko, tatawagin ko lang sila, naku, gagaling na kaagad ang anak ko. Kumbaga, nagpo-protection sila sa atin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos nahihingian ko rin sila ng swerte. Kaya kumbaga, ang swerte sa buhay ko ay kumbaga magaan ang pera sa akin. Yun guys, ang ibig kong sabihin, kaya yung pag-aalay gawin nyo yun guys ha. Tapos ngayon guys, sa mga tik-tik guys, halimbawa lang, lalo na yung mga buntis dyan guys ha, kailangan meron kayong buntot ng pagi sa loob ng bahay ninyo. Dahil hindi yan maiwasan guys, na ang mga tik-tik na yan guys, alam na natin yung tik-tik na yan guys ha, mga impacto yan guys, na yan yung sinasabi, pag buntis ka o kaya may sakit ka guys ha, nakakarinig ng tik-tik-tik-tik-tik-tik. Yan guys, pag
ang pandinig mo sa kanya ay nasa malayo. Yan guys, ay nandyan na yan guys, sa malapit sa'yo. Pag naririnig mo siyang, ha? Kung naririnig mo ang kanyang busis, ang kanyang tik-tik na nandyan sa malapit, ibig sabihin yan ay paparating pa lang. Kaya maghanda ka na. Yan guys, lalo na yung mga buntis guys. Ha? Buntis guys talagang inaano ng mga tik-tik na yan guys. Kahit na yung mga may sakit, lalo na pag mga may edad na guys, sa tapos nandyan kayo sa probinsya. Kahit hindi sa probinsya guys, kahit sa Maynila, marami din yung mga ganyan-ganyan. Kaso hindi natin masyado na ano, kasi syempre maraming tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya mas maganda guys, yung may buntot, pagi kayo guys. Ha? Kasi ito ay nagbibigay ng protection. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Dahil sabihin ko na sa inyo ha, yung tatay ko nung may sakit guys, ay talagang inaasuhang ito guys. Ha, kumbaga, ang ano, kumbaga, pinupuntahan siya ng tikbalang guys. Sa 21 years old ako nun. Hindi ko yan makalimutan guys, dahil yung tatay ko ay nasa probinsya. Tapos ngayon, kumbaga, nakaratay siya guys sa ano, nakaratay siya sa likod ng bahay namin na may nipahat, kasi syempre nagwiwiwi na siya sa ano niya, yung ganun guys, ng mga sakit na medyo malala na. Ngayon guys, tatawagin ako ng tatay ko, sabi niya, kunin mo muna ang itak ha, kunin mo ang itak kasi nandyan na naman siya. Kumbaga, inaasuwang ang tatay ko, tikbalang ang pumupunta, hindi lang tikbalang guys ha. Kumbaga, nag-aanyo itong kung ano-ano guys, tapos ngayon kukunin ko yung itak ha. Eh, syempre, tapos gabi guys, naku Diyos ko, ang takot ko niyan, grabe guys, inaasuhang. Kaya ang tao guys, pag inaasuhang ha, halimbawa lang may sakit ang inyong mahal sa buhay, tapos yan ay asuwangin, mas lalong lalala ang sakit niyan. Imbis na gagaling yan guys, ay hindi yan gagaling dahil inaasuwang yan. Kumbaga, ang energy ng may sakit na yan ay hinuhugot, kinukuha ng asuwang. Yan guys ang ibig kong sabihin ha, kasi kami experienceado talaga, kumbaga marami kaming experience sa mga asuwang na yan guys. Tapos ngayon yung tatay ko, nung gano'n na nga nanghihina na siya guys, ay dinala namin ito sa Bicol, dinala sa Bicol at doon ay lumaka siya dahil hindi na siya nasundan guys ng asuwang. Yan guys ang ibig kong sabihin. O ayan guys, napakaganda ng buntot pagi na to sa mga buntis na yan at sa mga may sakit na mga dinala nadapuan, kumbaga indudono sa Bisaya, indudono ng mga asuwang. Sa Tagalog naman, ang ibig sabihin ay dinadalaw ng mga asuwang. Dahil ang mga buntis na yan guys ay mabangong mabango kayo sa mga asuwang. Kumbaga mabangong mabango kayo. Parang sobrang bango, para bang inahatak sila, para ganyan-ganyanin yung ano, kaya ganyan guys, mabango kayo, kaya inaasuwang kayo. Yan guys ang ibig kong sabihin ha, kaya ito guys ay maganda guys sa mga buntis-buntis na yan guys ha. Tapos ito guys ay maganda rin ito guys na mga panangga sa mga laman lupa na yan, 'di ba guys? Halimbawa lang, 'di ba? Minsan yung mga anak natin guys ay sabi ay naano ng laman lupa, pupunta sa albularyo, tapos ngayon pag nakita na yan laman lupa guys ha. Kagaya na lang kahit nga yung iba diyan guys na malalaki na guys na nagwiwiwi ng kung saan-saan, hindi nagtatabi-tabi po, lalo na pag gabi guys, yan ay minsan nakakaano sila, nakakapanakit sila yung mga laman lupa at laman lupa. Yan guys, ayan ang haba ng kwento ko, kumpletong-kumpleto. Tapos ngayon, halimbawa lang, nagwiwiwi ng kung saan-saan. Ay, hindi man lang magtabi-tabi po. Dapat guys, pag mga galaw natin pag yung gabi, ha, magtabi-tabi po kayo dahil hindi natin nakikita yung mga nandyan sa paligid natin na pwede natin masaktan yan guys. Yan ang ibig kong sabihin. Ayan guys, sa mga laman lupa ay ito ay maganda rin. Panangga, kumbaga, ano sila sa mga ganito, kumbaga, medyo takot sila na lumapit sa'yo pag ikaw ay may buntot pagi. Dahil naalala ko din noon, guys, sa yung lulo ko, guys, kasi ang lulo ko sa dugo namin, kumbaga, ang lulo ko, spiritual din yun, guys. Magaling yun manggamot, guys, ha? Yun, guys, ay may dala-dala, guys, na buntot pagi. Tapos ngayon, pauwi na siya sa bukid. Siya ay laging nakasakay ng kabayo, tapos ngayon siya ay inabangan ha, kumbaga yung mga asuwang na nang aabang sa mga gilid ng kalsada, ay sa yung mga
daan, hindi yung kalsada guys, yung mga, alam na natin yung daan natin, daan papunta sa Buki, diba? Yung mga mas makikated lang yan, na ano, kumbaga tao lang ang nakakadaan. Ngayon guys, bali inabangan siya ng isang baboy. Hindi alam ng aswang na yun guys, na ang lulo ko ang dadaan, ha? Ang lulo ko ang dadaan. Tapos ngayon, ano ang ginawa ng lulo ko? Dahil ang lulo ko guys ay may mga orasyon din yun na ginagamit, kagaya po ha. Kumbaga may librito yun, maraming alam din yun guys sa mga bagay na yan, na mga orasyon na yan guys. Tapos mga anting-anting agimat yan guys, parang sa mga apo niya guys, is bali ako ang babae na naka ano guys ng kanyang mga ano, parang sinundan ko yung apak niya, na mahilig din ako sa mga ganyan na mga buhay na salita yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, may buntot siya ng pagi, hinampas niya ang baboy na yun, dahil alam ng lolo ko na hindi yung normal na baboy, kagaya ng mga baboy talaga na kinakain natin, hindi yung normal guys na baboy. Ngayon paghampas niya ng ganun, pero nadasalan niya, na orasyonan niya ang buntot pagi. Yan guys, ang ibig kong sabihin, na orasyonan niya yan guys. Tapos ngayon paghampas niya, ano ang nangyari sa baboy na yun? Yung baboy na yun guys ay naging tao. O di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng buntot pagi na to. Kumbaga, marami tayong makukuha na benepisyo sa buntot pagi. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, humingi ng sorry yung aswang na yun, ay humingi ng sorry sa lulo ko. Ang sabi niya, Tiyo Waning, pasensya ka na po. Ah, pasensya ka na po, kasi hindi ko alam na ikaw ang dadaan. Paano pala kung hindi ang lulo ko ang dumaan? O diba? Paano kawawa naman yung mabibiktima ng aswang na yun? Yan guys, ang ibig kong sabihin. Napakaganda nito. Yan guys. Tapos ano pa ang meron guys nito ha? Ang buntot pagi na to, ano pang meron siya? Ito guys ay kontrasumpa. Halimbawa lang, meron ka nito sa bahay mo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kapag meron ka nito sa loob ng bahay, kahit isumpa ka pa ng sobra-sobra, hindi ka tatalaban yan, dahil ang buntot pagay na to ay kumbaga kontrasumpa. Hinaharang niya yung mga sumpa ng tao na may mga inggit sa atin, may galit sa atin, o kahit na ano pa yan, basta isumpa ka. Yan guys, kaya yan ang sinasabi ko din sa inyo lagi sa mga video ko, nasabi ko, hindi tayo pwede magsumpa ng magsumpa sa isang tao na halimbawa lang isinusumpa kita, maghihirap ka, isinusumpa kita, maghihirap ang pamilya mo, buong sampu ng iyong pamilya, yung mga ganun guys. Huwag tayo basta-basta magsusumpa ng ganun guys ha. Kasi yung tao na yan, halimbawa isumpa mo yan, yung tao na yan, tapos may mga pananggayan, ang pagsumpa mo guys ay pwedeng bumalik yan sa'yo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya lagi tayo maglagay ng panangga o pangontra sa loob ng bahay. Ayan guys, napaka-linaw niyan guys ha. Pero ano naman guys, pero yung halimbawa naman yung naisumpa mo guys, halimbawa naisumpa mo tapos wala siyang panangga guys o pangontra sa katawan niyan guys, ay tatalab talaga guys. Lalo na kung ang dila mo ay medyo, alam na natin yung kung anong meron ang dila mo, kagaya ng dila ko guys, may ano daw ang dila ko, yung parabang sanga guys, na kung anong bitawan kong words na mga masasamay, talagang nangyayari yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, kaya nga sinabi ko sa inyo, diba yung manluloko na ano, yung manluloko na ano, diba yung isa kinakarma na dahil alam ko talaga na may Diyos guys ha. May Diyos guys. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan. Ito ay kontra sa mga sumpa. Tapos ito guys ay kontra din sa kulam. Halimbawa lang guys, ipakulam ka ha. Ipakulam ka guys ha. Kumbaga ha. Ano din ito guys. Kumbaga malakas ito na panangga. Panangga sa mga kulam na yan guys ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin, pangsangga ito guys ha, mga kulam na yan, barang na yan. Ayan guys, tapos para pa saan ito ha, para saan pa, napakadami ng bertud nito guys. Ito guys ay kumbaga
Nagtataboy ng kamalasan, ha, kamalasan sa loob ng bahay. Halimbawa, lagi ka na lang minamalas, ha. Lagi ka na lang minamalas sa financial, lagi kayo may mga sakit. Lagi kayo may mga sakit, 'di ba? Malas sa financial, tapos wasak-wasak na pamilya, lagi nandiyan 'yan, lagi yung mga kamalasan na 'yan, guys, ha. Ito, guys, pag mayroon ka ni iyon ito sa loob ng bahay, ha? Ito, guys, ay pampaalis ng mga malas na yan. Bakit nagkaroon siya ng koneksyon, guys, na mapaalis ang mga kamalasan na yan? Dahil sinabi ko na sa inyo kanina, ito ay nagtataboy ng mga masamang espiritu at masamang elemento. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Nagtataboy dahil ang mga daladala ng mga yan, masamang espiritu at masamang elemento. Ang dala niyan sa atin ay puro kamalasan sa buhay, financial, wasak na pamilya, at minsan nandyan pa yung sakit na kumbaga dadakuan kayo ng mga sakit. Yan, guys, napakarami nito, guys. Tapos yung mga palipad hangin, ha. Palipad hangin, ano yung mga palipad hangin, guys? Excuse me. Yung mga palipad hangin na yan, kumbaga sa picture ka na lang titirahin. Halimbawa lang may picture ka, uorasyonan lang yan, o kung ano-anong ritual ang gagawin dyan, ha? Ngayon, guys, ikaw ay kung ano ang naisin nila ng nagpalipad hangin, yan, guys, ay mangyayari sa'yo dahil ikaw ay may palipad hangin, kumbaga nagpalipad hangin sa'yo kahit na sa pangalan mo lang, guys. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ayan, napakaliwanag, guys, ha. Tapos ngayon, guys, yung mga buntis dyan, guys, ha, ito ay magdala-dala kayo nito. Kumbaga magdala kayo dahil ito ay panangga, lalo na yung mga nakatira dyan sa mga ano na lugar, kahit na nasa bahay kayo, guys. Ang iba nga, kahit sa Manila, may aswang, guys, ha. Ako naniniwala ako sa ganyan dahil yung nanay ko nga, guys, nasa Maynila yun, guys, pero inaswang. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ngayon, pag mayroon kayo nito, guys, ay ilagay nyo lang sa may pintuan nyo, ha. Pintuan, sa likod ng pintuan, wag sa harapan, at baka mamaya pagtalikod nyo, damputin, nakawin. Yan, guys, paalam, buntot pagi. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Yan lang ang i-share ko sa inyo, guys. Napakaganda nito, guys. Tapos protection sa loob ng bahay, kaya ako bumili nito, guys, dahil syempre alam naman natin minsan may mga masamang tao, hampasin ko kaagad yan, guys. Yan lang, guys. Magaling itong panghampa, sigurado na milipit sa sakit ng katawan. Yan, guys. Dahil napakasakit nito, guys, pag tumatama ito. Basta gamitin lang sa tama, ha. Kumbaga, protection lang natin sa loob ng bahay. Ha, yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Yan lang ang i-share ko ngayon sa inyo. Thank you, guys. Thank you sa mga subscribers ko. Hindi ako nakakapag-upload ng ilang araw, guys, dahil sobra akong busy. Kumbaga na busy ako, guys, sa hanap buhay ko, ha. Kasi syempre may hanap buhay din ako para mabuhay, para magkaroon ng ipon. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Thank you, guys. I love you all. Bye!